Ang aso ay kilalang pinakamatalik na kaibigan ng tao. Sa bansa nating kilala, sa pagiging malapit sa mga kamag-anak ay naging parte na rin sa malalaki nating pamilya ang mga aso. Naging tahanan na ang Pilipinas ng iba't ibang lahi ng aso at marami dito ay nagmula sa iba't ibang bansa. Ngunit dahil mainit ang klima sa ating bansa, ay may mga asong hindi hiyang sa ating lugar. Kaya naman may mga uri ng aso na mas popular kesa sa iba. Ngayon ay ipapakilala ko sa inyo ang 10 pinakasikat na lahi ng aso sa Pilipinas, maliban sa Askal. Ngunit bago tayo magsimula, ay siguraduhin nakapag-subscribe ka na dahil marami pa tayong tutuklasing mga kwentong kapupulutan mo ng aral sa channel na ito. Magtulong-tulong din tayong paabutin ng 500 likes ang video na ito. Number 10, Golden Retriever. Ang Golden Retriever ay may bigat na 25 hanggang sa 36 na kilo at may taas na 20 hanggang sa 24 na pulgada. Ito ay nagmula sa Scottish Highlands at ito ay nabubuhay ng 10 hanggang 12 taon. Kilala ang Golden Retriever na matalino, natural na mabait at gustong-gusto nito na nakakatulong sa tao. Kaya kilala itong pampamilyang aso. Mayroon itong malaalong balahibo at mapaglarong personalidad. Madali rin itong matuto at sanayin. At kagaya ng iba pang matatalinong aso, ay kailangan ito ng regular na ehersisyo at mga aktibidad upang manatiling malusog ang pangangatawan. Kailangan ding tandaan na ang asong ito ay hindi bantay laban sa mga banta. Number 9, German Shepherd. Ang German Shepherd ay may bigat na 35 hanggang sa 40 kilo at may taas na 22 hanggang sa 26 na pulgada. Ito ay nagmula sa Germany at ito ay nabubuhay nang aabot sa 13 taon. Maaasahang bantay na aso ang German Shepherd. Ito ay taga-protekta. Napakatalino at mabilis itong makatunog ng banta. Alerto ito at walang takot. Hindi rin ito magdadalawang isip na itaya ang kanyang buhay para sa kanyang amo. Sa kabila niyan, kilala silang masanurin, may kagustuhang matuto at madaling sanayin. Napakasigla nito at nangangailangan ng maraming ehersisyo at aktibidad. Number 8, Pug. Ang pug ay may bigat na 6 hanggang sa 9 na kilo at may taas na 10 hanggang sa 14 na pulgada. Ito ay nagmula sa China at ito ay nabubuhay ng 12 hanggang sa 15 taon. Malaking aso sa maliit na katawan. Ganyan kadalasang inilalarawan ang asong ito. Maliit lamang ito kaya tamang-tama ito para sa mga taong walang malaking bakuran. Mapaglaro ang mga pug at gustong-gusto nitong maging sentro ng atensyon. Mabilis rin itong malungkot kapag hindi pinapansin. Sila ay matalino, matapat, magiliw at mapagmahal sa kanyang pamilya. Number 7, Chow Chow. Ang Chow Chow ay may bigat na 20 hanggang sa 32 kilo at may taas na 18 hanggang sa 22 pulgada. Ito ay nagmula sa China at ito ay nabubuhay nang aabot sa 15 taon. Kilala ito sa malaleon nitong itsura. Ang Chow Chow ay maangas, mapagsarili, matalino at minsan ay hindi ito pala kaibigan at matigas ang ulo. Ngunit sa tamang tao, ito ay napakatapat na kasama. Number 6, Labrador Retriever. Ang Labrador Retriever ay may bigat na 25 hanggang sa 34 na kilo. Ito ay may taas na 21 hanggang 24 na pulgada. Ito ay nagmula sa Amerika at nabubuhay ng 10 hanggang sa 12 taon. Ang Labrador Retriever ay ang pinakasikat na aso sa buong mundo. Mayroong white, yellow, brown at black na kulay nito na may maikli ngunit makapal na balahibo. Napakatalino rin ito at madaling turuan. Ngunit kailangan din ito ng tuloy-tuloy na ehersisyo at aktibidad para mapanatili ang kontrol sa asong ito. Number 5, Beagle. Ang Beagle ay may bigat na 20 hanggang sa 25 kilo at may taas na 13 hanggang sa 16 na pulgada.
ito ay nagmula sa United Kingdom at ito ay nabubuhay ng 12 hanggang sa 15 taon. Ang beagle ay mapagmahal at malambing. Masaya rin itong bumabati sa mga tao nang may pagkumpas pa ng buntot. Ito ay mapagmatsyag, mapaglaro at may napakatalas na pang-amoy. Mausisa ito sa kanyang mga naaamoy. Nangangailangan din ito ng pasensya, mahigpit na pagsasanay at araw-araw na ehersisyo. Number 4. Siberian Husky. Ang Siberian Husky ay may bigat na 16 hanggang sa 27 kilo at may taas na 20 hanggang sa 24 na pulgada. Ito ay nagmula sa Siberian Peninsula sa Russia at nabubuhay ng 12 hanggang sa 15 taon. Mapagmahal, malambing at mapaglaro ang Siberian Husky. Mabait ito sa mga bata at kahit sa mga taong hindi nito kilala. Kaya naman hindi ito maaasahang bantay sa panganib. Malalobo ang itsura nito at kadalasang humahagulhul imbis na tumahol. Nagiging mapanira ito kapag malungkot at walang sapat na ehersisyo. Number 3. Pomeranian. Ang Pomeranian ay may bigat na 1 hanggang sa 3 kilo at may taas na 7 hanggang sa 12 pulgada. Ito ay nagmula sa Pomerania na ngayon ay parte na ng Germany at Poland. Ito ay nabubuhay na aabot sa 15 taon. Kabilang sa toy breed ang Pomeranian. Maliit lamang ito, ngunit aktibo ito at mapagmatsyag sa pagbabago ng kapaligiran. Tumatahol ito o gumagawa ng ingay kapag nakaramdam ng panganib. Maliit lamang ito at mabalahibo, ngunit kailangan mong maging dominante upang maging masunurin ang asong ito. Matatalino sila at madaling turuan, ngunit minsan ay mapili sa pagkain. Number 2. Chihuahua. Ang Chihuahua ay may bigat na 1 hanggang sa 3 kilo at may taas na 6 hanggang sa 9 na pulgada. Ito ay nagmula sa Mexico at nabubuhay nang aabot sa 15 taon. Isa sa pinakamaliit na uri ng aso ang Chihuahua. Sila ay matapang, masayahin, maliksi, ngunit pwede rin itong maging agresibo kapag hindi nasanay ng mabuti. Mapagmahal ito at mahilig mandila ng kanyang amo. Nangangailangan lamang ito ng kaunting ehersisyo, hindi katulad ng malalaking aso. Number 1. Shih Tzu. Ang Shih Tzu ay may bigat na 4 hanggang 7 kilo at may taas na hanggang 11 pulgada. Ito ay nagmula sa China at nabubuhay nang aabot sa 15 taon. Mayroong mahaba at maalong balahibo ang Shih Tzu at kabilang rin ito sa toy breed. Ito ay matapat, mapaglaro at gustong-gusto nitong niyayakap. Maliksi ito at mahilig makipagsalamuha sa ibang aso. At kahit hindi kalakihan ay nangangailangan ng madalas na ehersisyo. At dyan na nagtatapos ang ating kwentong kaalaman sa araw na ito. Huwag mong kalilimutang i-like ang ating video at mag-subscribe ka na rin sa ating channel. Hanggang sa muli ay samahan niyo ako para sa panibago nating pagtuklas.